Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, sa huling panahon na iyong itinalaga, ibinibigay po namin sa iyo, Panginoon, ang aming pasasalamat, papuri at kaluwalhatian para sa iyong dakilang biyaya sa pagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan at ng dakilang pag-asa na makapasok sa iyong kaharian sa pamamagitan ng pagpapadanak ng iyong mahalagang dugo upang patawarin ang lahat naming mga kasalanan magpakailanman. Sa oras po na ito, pinasasalamatan ka po namin sa pagtitipon sa amin na mga tinubos ng iyong mahalagang dugo sa harap mo at ginagabayan kami upang purihin ka at matutunan ang iyong mga salita at magkaroon ng isang pakikisama o fellowship sa banal na kapulungan. Kaya naniniwala po kami na ikaw ay kasama namin sa oras na ito. Kaya pakiusap, tignan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng iyong makapangyarihan at mahabaging mga kamay at punan kami ng iyong buhay, pag-ibig at biyaya at gabayan kami upang kami ay mabuhay ng isang buhay na walang anumang dapat na ikahiya bilang iyong anak, kundi isang buhay lamang para sa iyong kaluwalhatian at kalooban. Kung may sino man sa amin na hindi pa talaga nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos, pakiusap, buksan mo po ang kanilang puso upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan at pag-asa gaya namin. Pakiusap, tulungan mo po ang lahat ng churches sa buong bansa at sa buong mundo na maingatan ang kanilang pananampalataya, maging sa mga pagdurusa at pangalagaan ang bawat isa sa kanila na nangangaral ng Ebanghelyo at upang walang sino man sa kanila ang matisod. Pakiusap, palakasin mo po ang lahat ng mga kapatid na nangangaral ng salita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at ng salita ng Diyos na matapang na magpatotoo sa Ebanghelyo upang ang maraming kaluluwa ay madala sa iyo, Panginoon, at maligtas. Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ang iyong salita at turo sa daan na dapat naming tahakin sa bawat oras. Maging sa oras na ito ay tulungan mo po kami at ipaunawa sa amin ng higit ang tungkol sa iyong banal na kalooban na nais mong ipakita sa amin at kung ano ang dapat naming gawin upang kami ay makatayo sa iyong harapan ng walang anumang dapat ikahiya sa iyong ikalawang pagdating. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 11. Ebanghelyo ni Juan, chapter 11. Chapter 11, verse 25 hanggang 26. Juan, chapter 11, verse 25 hanggang 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay, at ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" Ngayon po ay tagsibol. Sa English, ito ay spring. Spring. Tagsibol. Ibig sabihin ay pag-usbong. Ito ay tumutukoy sa bagong buhay na bumubukal. Ang mga puno na mukhang patay dahil sa taglamig ay lumalago ng panibago, nagkakaroon ng dilaw na dahon, namumulaklak at namumunga. Ang buhay ay aktibo po ngayon. At ang lahat ng mga hayop na natutulog sa panahon ng taglamig ay lumabas mula sa kanilang lagusan at nagiging aktibo. Makikita natin na ang lahat ng nabubuhay na bagay ay buhay. Kaya sa panahong ito, si Jesus ay muling nabuhay. Kaya nga, si Jesus ay muling nabuhay sa panahon kung saan ang bawat nilalang na may buhay ay nagsisimulang kumilos na muli. Ang muling pagkabuhay ni Jesus sa panahong ito ay naghahatid ng isang makabuluhang mensahe sa atin.
na bagaman walang sino man ang nakakaalam kung kailan ipinanganak ang Panginoon, subalit malalaman natin ang araw na siya ay muling nabuhay. Kung titingnan po natin sa Levitico sa chapter 23, noong 14 na araw ng unang buwan sa kalendaryo na ginagamit ng mga Israelita, ito yung araw ng Paskwa o ang gabi bago ang mga Israelita ay nagkaroon ng kalayaan mula sa pagiging alipin sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Pinatay ng mga Israelita ang kordero ng Paskwa upang protektahan ang buhay ng kanilang mga panganay na anak. Nang sumunod na araw, nagkaroon sila ng kalayaan at umalis sa Ehipto. Ang tupa ay pinatay upang protektahan ang buhay ng mga Israelita. Ang tupa na ito ay si Jesus, kaya sa 1 Corinto 5 verse 7, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. Kaya nga, kung titingnan po natin sa Ebanghelyo ni Mateo sa chapter 26, si Jesus ay namatay sa krus ng eksakto sa araw po ng Paskwa. Ito ay 14 na araw ng unang buwan sa kalendaryo ng mga Israelita. Kaya tiyak na malalaman natin kung kailan ang araw ng kamatayan ni Jesus. At pagkaraan po ng 3 araw, si Jesus ay muling nabuhay. Kaya, ang araw ng Paskwa ng mga Israelita ay nasa huling bahagi po ng Marso hanggang sa unang bahagi ng Abril sa kalendaryo naman po natin. Ang kalendaryo ng mga Israelita ay naiiba po sa atin, gaya ng pagkakaiba ng lunar at ng solar calendar. Kaya nga, si Jesus ay namatay bilang kordero ng Paskwa at makalipas ang 3 araw ng 3rd araw, pagkatapos po ng Sabat, si Jesus ay muling nabuhay sa unang araw ng Linggo. Kaya kung titingnan po natin sa Levitico sa chapter 23, ito ay pinakita na si Jesus ay namatay bilang kordero ng Paskwa. At tulad na kung paano nabuhay na muli si Jesus sa unang araw ng Linggo pagkatapos ng Sabat, ang araw ng Paskwa pagkatapos ang araw ng Paskwa at pagkatapos ay ang Sabat. At ang sumunod na araw ay Pista ng mga Unang Bunga. Ang Pista ng mga Unang Bunga ay pinagdiriwang ang araw na ibinigay ng mga Israelita ang kanilang unang ani na bunga sa Diyos matapos na pumasok sa lupain ng Kanaan. Ito ay sumisimbolo kay Jesus na naging unang bunga ng muling pagkabuhay. Pagkatapos, simula sa Pista ng mga Unang Bunga, sinundan po ito ng 7 Sabat. Kaya 7 times 7 equals 49. Kaya pagkatapos ng 7 Sabat, ang 50 araw ay ang araw ng Pentecostes. Kaya pagkatapos ng pagkabuhay na muli, ipinakita ni Jesus na siya ay nabuhay na muli sa loob ng 40 days, tapos ito'y umakyat sa langit. Kaya makalipas ang 10 araw, ang Espiritu Santo naman ay bumaba. Eksaktong 50 araw, pagkatapos ng pagkabuhay na muli ni Jesus, ang Espiritu Santo ay bumaba sa panahon ng Pentecostes. At sa Levitico chapter 23, na isinulat 1,500 years bago dumating si Jesus, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus at ang pagdating ng Espiritu Santo at ang pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo ay isinulat na. At sa huli, ang Pista ng mga Trompeta ay tumutukoy sa 2nd pagdating ni Jesus. Sa pamamagitan ng araw ng pagtubos ng mga Israelita, ang kaligtasan po ay ipinakita. At sunod, sa kapistahan ng pagtitipon, ang lahat ng mga prutas ay tinitipon. At sa tabernakulo, magkakaroon ng Pista ng Tabernakulo. Sumusunod na kung saan ay isang tugmang ipinapakita, ito po yung Millennial Kingdom. Sa talatang binasa natin, si Jesus ay nagpakita ng maraming himala. At ang huling himala na ginawa niya ay ang himala na pagbuhay na muli kay Lazaro, 4 araw pagkatapos na mamatay. Ito ay naitala ng detalyado dito po sa Ebanghelyo ni Juan sa chapter 11. Kaya ang pangyayari ng pinuhay muli ni Jesus ang patay, yung ganitong pangyayari ay 3 ulit po na naitala sa Biblia. Ang anak na babae ng isang pinuno ng sinagoga na si Jairo ay namatay. Pumasok si Jesus sa kanilang bahay at sa Mateo 9:24, sabi ni Jesus, hindi patay ang batang babae kundi natutulog lamang.
Ito ang dahilan kung bakit may isang talata na nagsasabing pinagtawanan siya ng karamihan. Subalit sinabi ni Jesus, talita kum, na ang ibig sabihin ay, munting batang babae, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, kapag isinalin po yan. At ang bata na tiyak na patay na, ay biglang bumangon. Kasunod nito ay ang anak ng isang balo sa bayan ng Nain. Ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki ay namatay at nagkaroon po sila ng paglilibing. Kaya ang mga tao ay pasan-pasan ang kanyang katawan patungo sa kanilang daan upang ilibing yung bata. At ang balo ay umiiyak habang sumusunod sa kanila. Pinatigil ni Jesus ang paglilibing at sinabi, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Pagkatapos ang binata ay biglang umupo. Ito ay isang pangyayari kung saan ang anak na lalaki ng isang balo sa lungsod ng Nain ay binuhay na muli mula sa kamatayan bago pa mapunta sa libingan. At ngayon, ang huli ay ang Ebanghelyo ni Juan chapter 11. Si Lazaro na apat na araw ng patay. Ang libingan ng mga Israelita po ay isang parang yungib. Kaya simula sa mga ninuno, naroon ang kanilang mga bangkay. Kaya ang tatlong magkakapatid sa Betania na iniibig ni Jesus, sina Lazaro, Marta at si Maria, walang binanggit tungkol sa kanila pong mga magulang. Sina Lazaro, Marta at Maria lamang po ang binanggit. Sa tuwing dumarating si Jesus, ang mga tao ay nagdadaos po ng salo-salo para salubungin siya. Maraming tao ang nagtipon sa bahay ni Lazaro at nakikinig sa kanyang mga salita. Mahal ni Jesus si Lazaro. Nang marinig niya ang balita na si Lazaro ay nagkasakit habang nananatili pa siya sa lalawigan ng Galilea, hindi siya kaagad pumunta roon. Nanatili siya sa Galilea ng 3 araw pa. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa Juan chapter 11 verse 11, pagkatapos ito ay sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako ay pupunta roon upang gisingin siya. At sila ay sumagot. Sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya ay gagaling. Kaya gaya po ng isang pasyente na bumubuti pagkatapos na makapagpahinga ng mabuti. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabbi, ngayon'y pinagsisikapan kang batuhin ng mga Hudyo at muli kang pupunta roon. Sa Juan 11 verse 8. Kaya ibig nila sabihin, hayaan mo na lang siya. Kung siya ay natutulog, siya ay gagaling. Kaya sinabi ni Jesus, namatay si Lazaro. Sinabi ni Jesus na ang patay ay natutulog. Ang ganitong salita ay madalas na nasusulat po sa Biblia. Maging sa unang Tesalonika sa chapter 4, sinabi po ng Biblia na ang mga patay na tao ay natutulog kay Kristo. Ang patay ay wala na pong pag-asa, subalit silang natutulog ay magigising kapag mayroong sumigaw sa kanila na gumising ka. Kaya sa kanilang pagpapatuloy, kinailangan pa ni Jesus ng ilang araw upang makarating sa Betania. Kaya mahigit na 4 araw na ang lumipas. Dumating ang kapatid ni Lazaro kay Jesus at sinabi, nagpadala kami ng balita sa iyo na si Lazaro ay may sakit, bakit hindi ka agad dumating? Sa Juan 11:21, kung narito ka sana, hindi namatay ang kapatid ko. Si Marta at Maria ay umiiyak na may salita ng sama ng loob. Subalit sinabi ni Jesus, sa Juan 11:23, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Pagkatapos ay sumagot si Marta, alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Ito lamang ang sinasampalatayanan niya. Sa lumang tipan, patuloy na binabanggit ng Biblia ang patungkol sa muling pagkabuhay ng mga tao sa katapusan po ng panahon. Ang mga patay na naligtas ay mabubuhay upang magtungo sa walang hanggang langit. Samantalang sa kanila na mga hindi naligtas, sila din ay muling bubuhayin upang hatulan at itapon sa impyerno. Kaya mayroong mga himala sa lumang tipan na nagpapakita ng muling pagkabuhay ng patay. Gayunpaman, sinabi ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Saan ninyo siya inilagay? Sabi ni Jesus. Kaya sabi ni Marta, siya ay nariyan. Halika, mayroong isang bato na nakatakip sa libingan ni Lazaro sa isang yungib. Nang sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid ng namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat
apat na araw na siyang patay, sabi po ni Martha. Kaya huwag na natin itong buksan. Ito ay nangangamoy. Ito ay mangangamoy kapag binuksan po natin. Sabi ni Jesus, buksan ninyo. Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Binuksan nila ang yungib sapagkat ito ang salita ng Panginoon. Ito ay talagang nangangamoy na. Subalit tumawag si Jesus sa libingan, Lazaro, lumabas ka. Marahil ay iniisip ng mga tao sa paligid ni Jesus na iniisip ni Jesus na si Lazaro ay natutulog. Maaring iniisip din nila, paano ang isang tao na nabubulok at nangangamoy na may apat na araw na ang lumipas mula ng mamatay ay lalabas mula sa libingan? Kaya ang isang patay na tao dito ay karaniwang nakabalot ng telang panlibing hanggang sa ulo. Subalit nang sinabi ni Jesus, lumabas ka. Si Lazaro ay tumayo at lumabas. Gaano po kaya sila nagulat? Kaya sabi ni Jesus, siya'y inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. Kaya si Lazaro ay nabuhay at kinalagan siya mula sa telang panlibing. May ibang nagsasabi na tila kalabisan ang kwentong ito, subalit hindi ba ninyo kilala si Jesus? Siya ay kapantay ng Diyos. Kung titingnan po natin sa Filipos sa chapter 2, sinabi dito na si Jesus ay nasaan yun ang Diyos. Kaya nang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng kanyang salita, si Jesus ay naroroon bilang salita. Kaya nga, sa Genesis, sa chapter 1, verse 26, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Dito, sinabi po ng Diyos, natin, lalangin natin. Ang salitang Diyos ay tinatawag na Elohim sa wikang Hebreo at ito ay nasa singular form, subalit maaari ring ituring bilang plural form. Kaya sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Bakit niya ginamit ang salitang natin kung siya ay nag-iisa? Kaya maging sa chapter 11, sa Tore ng Babel, sa Genesis 11, halikayo, tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Tayo'y bumaba. Sinabi niya tayo, hindi ibig sabihin ito na mayroong maraming Diyos. Meron pong tanging Diyos, ngunit ito ay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ito po yung Trinity. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay kapantay ng Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay ang Trinity God. Nang ang muling binuhay na si Jesus ay pumunta sa kanyang mga alagad, si Tomas po ay wala doon. Subalit pagkatapos ay sinabi ng mga alagad sa kanya, ang Panginoong Jesus, siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi at nagpakita sa amin. Pagkatapos ay tinanong ni Tomas kung hinawakan nila siya. Sinabi ng mga alagad, hindi namin siya nahawakan. Sabi ni Tomas, dapat hinawakan ninyo siya. Hindi ako maniniwala, libang mahawakan ko siya. Kaya makalipas ng walong araw ay dumating si Jesus. At sa Juan 20 verse 26, sabi ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Sinabi ni Tomas na maniniwala lamang siya kung mahawakan niya si Jesus. Ang butas mula sa mga pako at dun sa sibat, at iniutos sa kanya ni Jesus na gayon ang gawin. At naniniwala ako na gayon ang ginawa ni Tomas na sinasabi, kung ipapahintulot mo po. Pagkatapos ay nakasigurado na siya at sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Kung si Jesus ay hindi ang mismong Diyos, maaaring sabihin niya, bakit tinatawag mo akong Diyos? At maaaring sabihin niya na siya ay isa lamang anak ng Diyos. Subalit hindi binago ni Jesus ang sinabi niya. Sa Juan, sa unang Juan sa chapter 5, ito ay ipinunto ni Jesus bilang, ito ang tunay na Diyos, siya si Jesus, at buhay na walang hanggan. Siya ang tunay na Diyos. Kaya naman, ang ating kaalaman at karunungan ay hindi maunawaan ang kanyang pag-iral. Siya ay tatlo ngunit iisa. Subalit tatlo rin naman, bilang Trinity, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Halimbawa, may isang batang nagtanong, ilan ang 1 plus 1? At siya ay sasagot, 1. Pagkatapos ay muli siya nagtanong, 1 plus 1 is 2.
Pagkatapos ay muli siyang sumagot, hindi, ito ay 1 dahil 1 plus 1. Ang paraan ng pagbilang ay iba. Tama po ba? Kung gayon ang paraan ng ating pagbilang at paraan ng pagbilang ng Diyos ay magkaiba. Balik tayo sa pinakapunto. Si Jesus ay kapantay ng Diyos na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay na nilikha mula sa simula sa pamamagitan ng salita. Kaya sa Juan, sa chapter 1, ganito kung paano ipinahayag si Jesus. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayun din sa Hebreo chapter 1, binabanggit dito ang tungkol sa anak na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Siya ay Diyos. Ang nag-iisang bumuhay ng patay, luminis sa mga kitongin, nagbukas ng mga mata ng bulag at nagpahupa ng malakas na hangin at ng alon. Anong uring tao ito na maging ang mga hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Sino nga kaya ito? Siya ay ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at pinamumunuan ng lahat ng bagay. Isaiah 48 verse 13, kapag ako'y tumawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Isang utos lamang, maglaho kayo. Ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay maglalaho nga. Ang dakilang tagapaglikha po na ito ay dumating dito sa mundo sa katawan ng tao. Ito ay si Jesus. Nang tumawag si Jesus, Lazaro lumabas ka. Tanging si Lazaro lamang ang lumabas. Nakakasiguro po ako na marami pang bangkay ng mga ninuno nila roon. Siya ay may dakilang kapangyarihan na kung sabihin niyang lumabas ka lang, lahat ng mga bangkay sa yungib na iyon ay maaaring lumabas. Opo, siya ang Diyos na tagapaglikha. At sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Bagaman siya'y mamatay, ay mabubuhay. Ibig sabihin ay ang katawan. Ang bawat nabubuhay at sumasampalataya, ibig sabihin nito ay ang espiritu na hindi kailanman mamamatay. Kung ang kaluluwa ay ligtas, hindi siya mamamatay magpakailanman. Kahit na ang katawan ay mamatay, ang kaluluwa ay mabubuhay. Sinabi ni Jesus kay Martha, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Si Jesus ang sentro na katotohanan dito po sa Biblia. Kaya nga sa Juan 5 verse 36, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin sa Juan chapter 5 verse 39. Kaya mula sa Genesis hanggang Apokalipsis, ang sentro ng katotohanan ay si Jesucristo sa kapanganakan, buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit at ikalawang pagdating ni Jesus ang pinakasentro. Kaya sa lahat ng mga ito, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang pinakamamanghang bagay na ginawa para sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa lahat ng mga gawa ng Diyos, ang pinakanakamamangha at dakila at misteryosong bagay ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Si Jesus ay dumating dito sa mundo sa katawan ng tao na walang anumang kasalanan at namatay siya doon sa krus, inilibing at pagkatapos ay muling binuhay ng ikatlong araw. Kaya ang pinakanakamamanghang gawa ng Diyos ay ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Ito yung pinakanakamamanghang gawa ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay at pinamamahalaan ito sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Subalit, hindi maililigtas ng Diyos ang tao ng salita lamang po. Bakit po? Upang maligtas ang mga makasalanan na papunta sa impyerno, posible ba ito sa pamamagitan ng salita lamang? Ito'y imposible po sapagkat ang Diyos ay hustisya, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang isang makasalanan ay hindi muling mabubuhay kung hindi pa nababayaran yun pong kabayaran ng mga kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang tanging anak ng Diyos ay dumating sa anyo ng tao at tinupad niya ang kautusan ng Diyos ng perpekto sa halip natin at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ipinasan ang lahat nating mga kasalanan sa Kanya na hindi nagkasala at ang katarungan ng Diyos ay nais sa katuparan sa pamamagitan niya. Siya ay inulos, nasugatan at namatay sa krus katulad ng pinaka-miserableng makasalanan. Kaya ang kamatayan ni Jesus ay hustisya ng pagtanggap ng sumpa at ng kahatulan na
dapat nating tanggapin. Pinuksa niya ang kapangyarihan ng kamatayan na siyang katarungan at pag-ibig na namatay sa halip po natin. At ang kanyang muling pagkabuhay matapos ang ikatlong araw, ito naman po ang kapangyarihan ng Diyos. Si Jesus ay namatay upang tubusin ang ating mga kasalanan at siya ay nabuhay upang buhayin tayo magpakailanman. Kaya ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang pinaka nakamamanghang gawain mula sa mga gawain na ginawa po ng Diyos. Wala nang mas dakila pang gawain kaysa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Muli pa ba niyang gagawin ang katulad nito? Hindi na niya kailangan pang gawin. At hindi na gagawin at hindi na pwedeng gawin. Kaya nga, nilikha at pinamamahalaan niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng sa kanyang salita at kapangyarihan. Ngunit para iligtas tayo, ang tanging anak na walang kasalanan ang namatay sa halip tayo. Pinuksa ang kapangyarihan ng kamatayan at tinubos tayo mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang pinakanakamamanghang gawa ng Diyos. Kaya nga, tulad ng sinabi ko kanina, sa lumang tipan, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ito ay naipropesiya na sa lumang tipan. Gaya po sa mga awit, sa awit chapter 16, buksan po natin ang ilang mga talata sa Biblia upang direkta po natin itong masuri. Buksan po natin mga awit chapter 16. Mga awit chapter 16, babasahin ko po mula verse 10 hanggang 11. Verse 10 hanggang 11. Sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, nihahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may kasayahan magpakailanman. Ito ang mga awit po na isinulat ni David 1,000 taon bago dumating si Jesus. Ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan. Hindi niya iiwan sa Sheol upang iligtas ang ating mga kaluluwa. Kailangan niyang gawin ang katulad ng nihahayaan mong makita ng iyong banalang hukay. Ang salitang hindi siya mabubulok, si Jesus ay mamamatay sa krus, ngunit hindi siya mabubulok. Nang ang mga kriminal ay namatay sa krus, ang mga buto ng kanilang binti ay binali. Ngunit kapag ang kordero ay pinatay sa Paskwa, kagaya sa Bilang 9 verse 12, ni babali ng buto niyon. Hindi binabali ang mga buto. Dito po ang kordero ng Paskwa ay tumutukoy kay Jesus. Ang mga binti ng kriminal sa tabi ni Jesus ay binali po ito upang mamatay sila kaagad. Nang lumapit sila kay Jesus, siya ay patay na, kaya naman hindi na nila kailangan pang baliin ang mga binti. Kaya ang salita ay naisakatuparan. Si Jesus ay namatay, ngunit ang kanyang katawan ay hindi nabulok. Nihahayaan mong makita ng iyong banalang hukay, yung ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Kaya ang kamatayan ng Panginoon ang nagpatawad ng ating mga kasalanan. Ang muling pagkabuhay ng walang pagkabulok ay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, katulad ng propesiya sa mga awit. Kaya ipinangaral ng mga apostol sa mga Hudyo ang salitang ito matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus. Buksan po natin sa chapter 2, mga gawa chapter 2. Gawa chapter 2, verse 25. Babasahin ko po mula sa chapter 2, magmula sa verse 25. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko, sapagkat siya ay nasa aking kanang kamay, upang huwag akong matinag. Kaya't nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila. Gayun din ang aking katawan ay mananatiling may pag-asa. Sapagkat hindi mo hahayaan ang kaluluwa ko sa Hades, ni ipaihintulot man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ipinaalam mo sa akin ang mga daan ng buhay. Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan. Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya ay namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Yamang siya ay isang propeta at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga inapo ay luluklok sa kanyang trono. Yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang mga katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos
At tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Hanggang dito po. Kaya nga, sinabi ng mga apostol sa mga Hudyo, muling binuhay ng Diyos si Jesus na pinatay ninyo at ginawa si Jesus bilang Kristo at Panginoon. At sa sinaunang panahon, gaya ng isinulat ni David, 1,000 taon bago dumating si Jesus, ang katawan ni Jesus ay hindi nabulok at para ihayag ang daan ng buhay, si Jesus, siya ay binuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay dati nang naisulat at matapang silang nagpatotoo gaya ng nasaksihan po natin. At 700 taon bago dumating si Jesus, sa Isaiah 25 verse 8, lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Ang kamatayan ni Jesus ay para sa ating mga kasalanan. Ang kanyang muling pagkabuhay, na siya ay muling nabuhay sa kapareho nating katawan, ay para lunukin ang kamatayan magpakailanman sa taong may kinatatakutan sa katawan. Kaya sinabi ng Biblia sa pamamagitan po ni Isaiah, lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Buksan din po natin sa isa pa, 1 Korinto chapter 15. Babasahin ko po sa 1 Korinto chapter 15. Babasahin ko 1 Korinto chapter 15 mula verse 3. Magmula po ito sa verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, ayon sa mga kasulatan. Kaya dito po, ang mga kasulatan, ito po'y tumutukoy sa lumang tipan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng 3rd araw, ayon sa mga kasulatan. At siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang iba ay namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Nasaksihan ni Apostol Pablo ang muling pagkabuhay ni Jesus. Akin ding tinanggap ang Ebanghelyo. Ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap ayon sa mga kasulatan. Nang ito ay sinabi, ang bagong tipan ay hindi pa naisulat. Kaya sa bagong tipan, ang mga kasulatan ay tumutukoy po sa lumang tipan. Sa lumang tipan po ito. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin din tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya ay inilibing at muling binuhay ng 3rd araw ayon sa mga kasulatan. At siya ay nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay 12. At pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang iba'y namatay na. Hindi naniniwala ang mga Hudyo kay Jesus dahil iniisip nila na ninakaw ng mga alagad ang katawan ni Jesus. Anyway, binantayan ng mga sundalong Romano ang libingan ni Jesus sa loob ng 3 araw. Ngunit ang mga Hudyo ay gumawa ng hindi totoong balita na ninakaw daw ng mga alagad ni Jesus ang katawan ni Jesus. Ito ay isang kwentong walang saysay. Kaya nang si Jesus po ay huliin, ang kanyang mga alagad ay natakot at sila ay nagkahiwa-hiwalay. Ngunit kaya ba nilang pumunta sa libingan ni Jesus na binabantayan ng mga sundalong Romano tapos na nakawin nila yung katawan ni Jesus? Ang libingan ni Jesus ay natatakpan ng malaking bato at tinatakan ito ng selyo ng gobernador. Ibig sabihin, walang sino man ang pwedeng humawak nito at binabantayan din ito ng mga armadong sundalo. Kaya ngayon, paano nila mananakaw yung katawan ni Jesus? Paano? Sinuhulan ng mga pari ang mga kawal na nagbabantay sa libingan at gumawa sila ng hindi totoong balita na sinasabi, sabihin ninyo, ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabi at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami natutulog. Kung mabalitaan ito ng gobernador, hihikayatin namin siya at ilalayo namin kayo sa gulo. Sabi sa Mateo chapter 28 verse 13 hanggang 14. Itong hindi totoong balita ay patuloy na kumalat at sinabi ng ilan na hindi nakita ng mga alagad ni Jesus ang muling nabuhay na si Jesus. Ngunit nakakita daw sila ng isang ilusyon. Ngunit magagawa ba nilang makita ang isang ilusyon sa loob ng 40 araw?
At hindi lamang isang tao nakakita nito, kundi ilang mga tao ng magkakasabay. Si Jesus ay nagpakita sa 12 apostol at humigit kumulang sa 500 kapatid ng magkakasabay. Nakita ba nila ang ilusyon ng sabay-sabay sa parehong oras? Hindi ho. Sinabi din ni Pablo, at sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Ang orihinal na pangalan ni Pablo ay Saulo. Ang kanyang pangalan ay pareho sa unang hari ng Israel. Siya ay mula sa parehong lipi ng Benjamin, kagaya po ni Saul, ang unang hari. At siya rin ay isang pariseyo. Nag-aral siya sa pinakamahusay na paaralan sa ilalim ni Gamaliel. Ang kanyang bayan ay sa Tarso ng Cilicia. Kaya, noong nagbiministeryo si Jesus sa Israel, hindi niya sana nakita si Jesus. Siya ay Hudyo, ngunit naninirahan sa teritoryo ng Roma. Kaya si Pablo ay may pagkamamamayang Romano. Kaya nga, nang marinig niya yung tungkol kay Jesus, naisip niya na, ito ay isang huwad na pananampalataya. May mga tao sa Israel na nagsasabi na si Jesus na namatay sa krus ay ang Mesiyas. Ang mga taong iyon ay mga huwad na mga mananampalataya. Lahat sila ay dapat na mamatay. Kaya si Pablo ay nagsulsol. Siya yung nagsulsol ng si Esteban ay binato hanggang sa mamatay. At kumuha din siya ng mga armadong lalaki. Tapos pumunta upang hulihin ang mga Kristiyano sa Damasco. Yung Damasco, ito yung kasalukuyang Syria. Nang siya ay malapit na sa Damasco, kumislap sa palibot niya ang isang liwanag na mas maliwanag pa kaysa sa araw. Pagkatapos ay tumalon ang kabayo na nagulat at nahulog siya. Ang sobrang maliwanag na liwanag ay bumulag kay Saulo. At narinig niya ang isang tinig, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Makakasakit sa iyo ang sumikad sa matutulis. Kung may mga matutulis sa iyong likuran, paano kung nasikad mo ito ng iyong paa? Masasaktan ang iyong paa." Kaya't si Saulo ay nagulat at sinabi niya, "Sino ka, Panginoon?" At siya ay sumagot, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Makakasakit sa iyo ang sumikad sa matutulis." Kaya ang pag-usig sa mga nananampalataya o naniniwala kay Jesus, ito rin ay ang pag-usig kay Jesus. Kaya sa Juan, sa chapter 15, "Kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan, alamin ninyo na ako muna ang kinapuutan nito bago kayo." Sa Juan chapter 15 verse 18. Kaya't si Saulo, siya ay nabulag. At sa paggabay, ay sa pamamagitan ng pag-akay sa kanya, ay nakapasok siya sa Damasco at hindi niya nagawang kumain sa loob ng 3 araw. Nabulag siya. Tapos isinugo ng Panginoon si Ananias patungo kay Saulo. Tapos sinabi sa kanya, "Kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan, sa iyong pagpunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Pagkatapos, mayroong bagay na gaya ng mga kaliskis ang nalaglag mula sa mga mata ni Saulo at muli siyang nakakita. Si Saulo ay binautismuhan at tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya nang si Saulo ay nabulag sa loob ng 3 araw, naunawaan niya na si Jesus na kanyang inuusig ay ang Kristo. At ginawang apostol ni Jesus si Saulo na umusig sa mga Kristiyano bilang apostol at ipangaral ang Ebanghelyo sa mga Hintil sa pamamagitan niya." Kaya nga, sinabi niya ng 2 ulit dito po sa aklat ng mga gawa na nakita niya si Jesus. Nakita niya si Jesus. At sa katapusan, sabi niya, "At sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin." Ang muling nabuhay na si Jesus
ay hindi lang nawala na parang usok, kundi nagpakita sa loob ng 40 araw. Ang katawan ni Jesus ay isang espiritual na katawan na maaaring magpakita at mawala. Ito ay isang katawan na kahit ang pinto ay sarado, ngunit kayang dumaan sa pinto at magpakita sa bahay. Ito ay isang katawan na hindi kayang pigilan ng time at space. Si Jesus ay nagpakita sa loob ng 40 araw matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya sa Lucas chapter 24, nang ang mga alagad ay nagkakatipon, si Jesus ay nagpakita sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Iniisip ng mga alagad na iyon ay isang espiritu. Sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto. Lahat ng dugo ni Jesus ay natuyo, ngunit ang kanyang laman at mga buto ay nananatili. Hinawakan ni Tomas si Jesus at sinabi ni Jesus, "Mayroon ba kayo ritong anumang makakain? Mayroon ba kayo ritong anumang makakain?" Sa Lucas 24 verse 41. Ito po ay hindi dahil gutom si Jesus at umihingi ng pagkain. Ito ay upang patunayan na mayroon siyang katawan. Kaya binigyan ng mga alagad si Jesus ng isang inihaw na isda at kinahain ito ni Jesus sa harapan nila. Ang muling nabuhay na si Jesus ay kumain ng inihaw na isda. Kung si Jesus ay isang espiritu lamang, ang pagkain ay makikita na dumadaan pababa sa kanyang lalamunan. Di ba? Ang katawan ni Jesus ay isang katawan na katulad natin. Gayunman, siya ay muling nabuhay bilang espiritual na katawan na hindi na muling mamamatay. May kahulugan ang lahat ng mga himalang ginawa ni Jesus sa mundo po na ito. Ang pagpapagaling sa ketongin ay nangangahulugan ng paglilinis ng ating mga kaluluwa. Ang pagbubukas ng mga mata ng mga bulag ay upang pagalingin ang ating mga mata upang makita natin ang walang hanggang mundo. Ang pagpapagaling po ng mga bingi ay ang pagbukas ng ating mga tainga upang marinig natin ang salita ng Diyos. Ang pagpapalayas ng mga demonyo ay nangangahulugan na pinalayas ng Panginoon ang kapangyarihan ni Satanas na namumuno sa ating mga puso. Ang pagbuhay sa patay, ito naman, ay nangangahulugan ng pagbuhay sa atin pong mga kaluluwa. Kaya gaya po sa Juan chapter 5 verse 25, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Kapag ating narinig ang ebanghelyo at natanggap ang kaligtasan, ang ating kaluluwa ay nabuhay. Kaya sa Efeso 2 talatang 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Pagkatapos magkasala ni Adan, ang kanyang kaluluwa ay namatay. Lahat ng isinilang mula kay Adan ay espiritual na mga patay. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay naligtas, ang kaluluwa na patay dahil sa mga pagsalansang at kasalanan, ito ay nabubuhay. Kaya nga, sa mga himala na ginawa ni Jesus, ang pinakamalaking himala ay ang himala ng pagbuhay sa patay. Ito ay pagbibigay anino na kanyang bubuhayin ang ating kaluluwa na patay sa ating mga pagsalansang at sa ating mga kasalanan. At paunang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na si Jesus ay mamamatay, pagkatapos ay muling mabubuhay. Tingnan po natin sa Mateo, sa chapter 12. Tingnan natin. Mateo chapter 12. Verse 38. Mateo chapter 12, verse 38 hanggang 40. Pagkatapos, ilan sa mga eskriba at mga fariseyo ang nagwika sa kanya, "Guro, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa iyo." Ngunit sumagot siya sa kanila, "Humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi, ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya liban sa tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasa ilalim ng lupa." Kaya lumapit ang mga fariseyo at eskriba kay Jesus at nagsabi, "Kung ikaw ang Kristo, magpakita ka ng mga tanda." Kasi yung mga Hudyo po, gustong-gusto nila ng mga tanda. Nag-uuto sila ng magpakita si Jesus ng nakamamanghang himala. Kaya sabi ni Jesus, humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi. Kahit na sila ay nanghihingi sa kanya ng tanda, bakit sila naging masama at mapangalunyang lahi? Sa totoo po,
Nagpakita na ang Diyos ng maraming mga kababalaghan sa lumang tipan at nagpropesiya ang Diyos na ang Kristo ay mamamatay at muling mabubuhay. Gayunpaman, sila'y hindi naniniwala sa Diyos at sa salita po ng Diyos. At sinasabi nila na sila ay maniniwala kung magpapakita siya ng kababalaghan. Sila'y maniniwala kung magpapakita siya ng kababalaghan. Kaya naging kasamaan po ito. Halimbawa, matapos mabuhay ng isang anak kasama ang kanyang tatay sa loob ng ilang dekada at nagsabi, "Tatay, ikaw ba talaga ang aking tunay na tatay? Kung ikaw ang tunay kong tatay, pakiusap, magpakita ka ng tanda sa akin. Halimbawa, susubukan kong tumalon mula sa second floor. Kung ikaw ang tunay kong tatay, saluhin mo ako at iligtas ako upang hindi ako masaktan. Pagkatapos ay maniniwala na talaga ako na ikaw ang aking tunay na tatay." Kung ganito, ano kaya ang isasagot ng tatay? Si baliw ka ba? Opo, ito ay isang kasamaan. Kahit na siya ay nabuhay na mahabang panahon kasama ang kanyang tatay, bakit siya nagtatanong ng ganon? At isa pa, ang sinabi niyang masama, ibig sabihin na kung ang isang babae ay susunod sa lalaki, kung bibigyan siya ng magandang regalo at pera, ano kaya ang sasabihin ng ibang tao sa kanya? Opo, siya ay mapangalun niyang babae. Tama po ba? Tama po ba? Ang mga Israelita ay hindi naniniwala sa Diyos. Kahit na mayroong salita ng Diyos, kung sila ay naniniwala sa salita ng Diyos, sila ay maniniwala na si Jesus ang Kristo. Subalit nanghihingi sila sa Kanya na magpakita ng tanda. Sila ay nanghihingi hanggang doon sa krus. Sabi nila, bumaba ka sa krus. Pagkatapos kami ay maniniwala na sa iyo. Sila ay dapat maniwala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Subalit nais nilang maniwala sa pamamagitan ng mga tanda. Ito po ay kasamaan. At ang paghingi nila ng tanda upang sila ay maniwala ay nangangahulugan na sila ay katulad ng mapangalunyang babae na gustong sumunod sa lalaki na magbibigay lamang ng magandang regalo sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus, humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi, ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya, liban sa tanda ng propeta Jonas. Kilala po ninyo si Jonas, hindi ba? Sa aklat ng Jonas, siya ay sinugo sa Ninive na napuno ng kasamaan. Pumaroon ka at sumigaw ka sa lungsod ng Ninive na sila ay mawawasak dahil sa kanilang kasalanan. Kung sila ay makinig at magsisi, patatawarin ko sila. Subalit ayaw ni Jonas ang ganoon. Bakit po? Ang mga tao sa Ninive ay puno ng kasamaan. Ang gusto ko ay ang hayaan silang mapahamak. Hindi ako pupunta doon. Kaya kahit na siya inutusan na pumunta doon, subalit hindi siya nagpunta. At sumakay siya ng barko na patungo naman sa Tarsis. Siya po ay nagpunta sa kasalungat na daan. At anong nangyari sa barko na iyon? Nagkaroon ng bagyo. At ang barkong iyon ay halos na mawasak. Kaya sinabi ng mga pasahero, bakit nagkaroon ng bagyo? Bakit kaya? Kahit na sila ay nag-uusap-usap sa isa't isa, wala silang anumang magawa. Kaya itinapon nila ang kanilang mga daladalahan at mabibigat na mga gamit. Subalit hindi iyon ang paraan upang ang bagyo ay huminto. Kaya naisip nila, siguro may nagtaksil sa Diyos sa atin. Dahil sa kasalanan ito, nangyayari ito ngayon. Kaya huliin ninyo siya. Sino siya? Walang tao dito. Subalit pumunta si Jonas sa ilalim ng barko at natulog na nakakumot. Kaya ginising nila siya, "Hoy, gumising ka! Ano ka? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Alam mo naman na may bagyo, di ba? Umamin ka." Sinabi niya, sa totoo lang, ako ay propeta ng Diyos. Ako ay naniniwala sa Diyos na lumikha. Ako ay dapat na pumunta sa Ninive. Ngunit hindi ko nais na pumunta roon. Kaya, ako ay tumakas patungo sa Tarsis. Kaya sinabi nila, tama! Ito ang dahilan. Kaya sinabi nila, Diyos, ngayon ay umamin na si Jonas, kaya patawarin mo sana. Ngunit wala itong kabuluhan. Kaya tinanong nila siya, Jonas, ano ang dapat nating gawin? Kaya sumagot siya na, huliin ninyo ako at itapon mo ako sa dagat. Ibig sabihin ay talagang ayaw niyang pumunta sa Ninive kahit na siya ay mamatay. Pwede naman niyang sabihin na, pakipunta ang barkong ito patungo sa Ninive. Ngunit napakatigas talaga ng ulo ni Jonas. At inisip niyang hindi siya pupunta sa Ninive. At sabi niya, hindi ako pupunta doon. Kahit na mamatay ako ngayon, itapon ninyo ako sa dagat. Kaya kahit na ayaw nila, subalit itinapon nila siya sa dagat. Nang oras na iyon, sinabi na
Sinabi ng malaking isda, ngayon na ang oras para kumilos at nilunok siya ng isda. Sa Genesis chapter 1, mayroong salita na noong likhain ng Diyos ang mga isda, nilikha niya ang mga dambuhala sa dagat. Nagutos na ang Diyos dito sa dambuhalang isda para kay Jonas. Kaya nang dumating sa kanya ang malaking isda, sinabi niya na panahon na para lunukin siya. Kaya nilunok siya ng isda na ito. Nilunok si Jonas papunta sa tiyan ng isda. Nung ako po ay nagpunta sa St. Petersburg sa Russia, nakakita po ako doon ng malaking buto ng isda. Napakalaki po ng bibig nito. Ganito kalaki. Ganito. Kaya sa tingin ko, hindi lang si Jonas ang kayang lunukin niya, kundi pati na rin yung ilan pang mga tao. Kaya si Jonas po ay napunta doon sa tiyan ng isda. Ngayon, kumusta po kaya si Jonas sa loob ng isda? Kaya humawak siguro siya sa bituka ng isda at nanalangin siya sa Panginoon. Dahil hawak niya ang bituka ng isda, nagulat ang isda na iyon at sinabing, ano yun? Nanalangin siya sa Panginoon, oh Panginoon! Kaya nagulat po yung isda. Numaramdaman niya iyon. Pagkaraan ng 3 araw, isinuka po siya nito. Siya ay tinapon sa harapan ng Nineveh. Ito po ay isang kawili-wiling kwento, tama po ba? Ito ay nakasulat sa aklat ng Jonah sa Biblia. O hindi po ito kwentong gawa ko lang, ha? Meron pong sinabi na si Jonas ay nanalangin sa loob ng isda. Ano ang ginawa niya sa loob? Hinawakan niya ang bituka ng isda at tumawag, oh Panginoon, habang hawak niya yung bituka ng isda. At nang sumuka ang isda, isang tao po yung lumabas. At nakita siya ng mga tao. Sinabi nila, ano ang nangyari? Kaya pumunta si Jonas sa lungsod ng Nineveh kung saan may dakilang lungsod. Sabi niya, oy! Halos mamatay ako para sa inyo. May balak ang Diyos na wasakin kayo dahil puno kayo ng kasalanan. Kaya inutusan niya ako mag-evangelize sa inyo upang kayo ay magsisi. Ngunit ayaw kong i-evangelize kayo. Kaya tumakas ako patungo sa Tarsis. Ngunit dinala ako sa tiyan ng isda. Sa huli, ako ay naparito sa inyo. Paano niya ito nagawa? Pagkatapos noon, nabalitaan po ito ng hari. At hinubad niya ang kanyang damit at nagsuot siya. Yung hari ay nagsuot ng damit sako. Sabi ng hari, lahat tayo ay magdamit sako at manalangin na may abo at pag-aayuno. Manalangin tayo. Baka tayo ay patawarin ng Diyos. Kaya yung mga tao po sa Nineveh, yung mga tao ng Nineveh at ang hari, ay nagsuot ng sako at nanalangin na may mga abo. Pakiusap, patawarin mo kami. Kaso, pumunta si Jonah sa mataas na lugar upang panoorin yung pagkawasak nila. Subalit mayroon pong mainit na sikat ng araw. Kaya naman, nagreklamo siya sa sobrang init. Mainit po eh. Kaya nagreklamo siya. Kaya ginawa po ng Diyos. Yung Diyos ay gumawa ng lilim para sa kanya gamit po yung halaman. Kaya sinabi ni Jonas, wow, napakabuti naman ito. Pero napakatigas ng ulo, napakakulit itong pag-iisip na ito ni Jonas. Ayaw niyang manalangin para sa mga tao sa Nineveh na magsisi. Pumunta siya sa isang mataas na lugar upang makita ang kanilang pagkawasak. At gumawa ang Diyos ng lilim na halaman para sa kanya, kaya nasihan siya. Ngunit nagpadala ang Diyos ng uod upang kainin ang halaman. Kaya ang halaman po na yun ay natuyo at namatay. Kaya nagalit na naman siya. Napakasama ng puso ni Jonas. Gayunpaman, sinabi ng Diyos kay Jonas, napakasama kasi ng puso niya. Sinabi ng Diyos kay Jonas, oy, hoy, Jonas, habang ikaw pinahahalagahan mo ang halaman na tumubo at natuyo sa isang araw, hindi ko ba dapat patawarin ng mga anak sa Nineveh ang dakilang lungsod na hindi nalalaman ang pagkakaiba ng kanilang kanan
at ng kanilang kaliwa? Ano ang kasalanan ng mga batang iyon? Sa tingin mo, gusto ko silang wasakin? Gusto ko silang magsisi? Dahil ang mga tao sa Nineveh ay nagsisi pa lamang, sinabi ni Jonas, alam kong mangyayari ito, kaya't ayaw kong pumunta. Kung si Jonas ay direktang pumunta sa Nineveh at nangaral, siya ay binugbog hanggang sa mamatay. Baka binugbog siya hanggang mamatay. Siyempre po, paano yun magagawa ng Diyos kay Jonas? Subalit nakita po ng mga tao, dahil siya ay pumasok at lumabas sa tiyan ng isang dambuhalang isda, kaya alam ng mga taga Nineveh na si Jonas ay isang propetang sinugo ng Diyos. Sinabi ni Jonas, "Hoy kayo, hindi ko nais na mangaral sa inyo, kaya tumakas ako patungo sa Tarsis at pumasok sa tiyan ng isda at lumabas sa loob ng 3 araw. Tapos ang mga tao ay nagsisi doon sa Nineveh nang makita nila ang arrogante at walang pusong si Jonas. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Tulad ni Jonas na nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ito po ay isang himala. Narinig ng mga tao sa Nineveh ang pangangaral ni Jonas. Pagkatapos, sila ay nagsisi. Kaya sa Lucas chapter 11, 32, at narito ang isang higit pang dakila kaysa kay Jonas. Ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasailalim ng lupa. Ito po ang katibayan na si Jesus ang Kristo. Kaya ito ang bagay na ipinapaliwanag ni Jesus na siya'y muling mabubuhay mula sa mga patay at siya'y babangon sa 3rd araw. Ito ang bagay na ipinapaliwanag ni Jesus sa kanila. Tingnan po natin sa Mateo chapter 20. Mateo chapter 20. Mateo chapter 20 verse 18. Mateo chapter 20 verse 18. Verse 18 hanggang 19. Mateo chapter 20 verse 18 hanggang 19. Narito, umaahon tayo patungong Jerusalem, ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga eskriba at kanilang hahatulan siya ng kamatayan. At kanilang ibibigay siya sa mga hintil upang kutyain, hagupitin at ipako sa krus at siya'y muling mabubuhay sa 3rd araw. Kaya ngayon, ilang beses nang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Ito rin ay nasa Mateo chapter 16 verse 21 at maging sa chapter 20. At sinabi ng Panginoon sa mga alagad, ngunit hindi naniwala ang mga alagad sa mga salita ng Panginoon. Sapagkat inakala nila na kapag si Jesus ay umakyat sa Jerusalem sa katapusan, sasakupin niya ang Roma at magiging hari nila. At bibigyan ng Israel ng kalayaan at siya ay magiging hari. Gaya ng inaasahan ng mga Hudyo, sino ang uupo sa pinakamataas na posisyon kapag si Jesus ay naging hari? Yun ang pangunahing alalahanin ng mga alagad. Gayunpaman, gaya ng propesiya sa Lumang Tipan, si Jesus ay ipinako sa krus ayon sa kalooban ng Diyos. Ginawa ang pagtubos para sa mga kasalanan ng mga tao na natili sa libingan sa loob ng 3 araw at muling mabubuhay sa 3rd araw. Tingnan po natin sa Mateo 28. Mateo 28, verse 1. Pagkatapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tingnan ang libingan at biglang nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon na naparoon at iginulong ang bato at umupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad ng kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang busilak at sa takot sa kanya nanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. Nahimatay po silang lahat. Okay, verse 5, ang mula verse 5. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong matakot sapagkat nalalaman kung hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus.
Wala siya rito sapagkat siya'y binuhay tulad ng sinabi niya. Halikayo, tingnan ninyo ang dakong hinigaan niya. Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y binuhay mula sa mga patay. Siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, ito ang nasabi ko na sa inyo. Verse 8, sila nga'y dali-daling umalis sa libingan na may takot at malaking kagalakan. At tumakbo sila upang magbalita sa kanyang mga alagad. At do'y sinalubong sila ni Jesus na nagsasabi, kapayapaan ay sumainyo. At paglapit nila sa kanya ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako. Kaya sa panahong iyon, nakita ng mga babaeng sumunod kay Jesus. Ang lahat doon sa libingan kung saan inilibing si Jesus. Tumakas ang lahat ng mga alagad, ngunit mas matapang itong mga babae. Kaya pagkatapos ng Sabat, sa unang araw ng Linggo, naghahanda ng mabangong langis ang mga babae upang pahiran ang katawan ni Jesus. May kaugalian po na pinapahiran ng mabangong langis ang mga patay. Kaya nang dinala ito ng mga babae sa libingan, sinabi nila, hinarangan ito ng mga kawal ng malaking bato. Sino ang mag-aalis nito? Pumunta sila ng walang ingat. Kung naisip nila ito o iyon, hindi sila pupunta. Kaya sa liwanag ng bukang liwayway, bago pa man mag-umaga, ito po ay madilim pa. Subalit bago umalis sa mga babae, nagkaroon ng lindol sa libingan at ang mga anghel ay bumaba mula sa langit, itinulak ang harang na bato ng libingan at naupo doon. At ang kanilang mukha ay nagliwanag na parang araw. Matapos itong makita, nawala ng malay ang mga kawal na nagbabantay dito. At ilang sandali pa, nagising na sila at nagsitakbuhan silang lahat. Pagkatapos iyon, ang mga babae ay dumating. Kaya doon ay sinabi ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat nalalaman kung hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y binuhay tulad ng sinabi niya. Halikayo, tingnan ninyo ang dakong hinigaan niya. Nang makita ito ng mga babae, ito isang libingang walang laman. Ang lino na pinambalot sa katawan ni Jesus ay nakatiklop na mabuti at maayos. Ang mga babae ay muling nagmadali at sinabi sa kanyang mga alagad. Yung mga babae ay tumakbo ng may takot at malaking kagalakan at pumunta upang sabihin sa mga alagad. Subalit si Jesus ay biglang nagpakita sa kanila. Ayos lang ba kayo? Nakita nila na ito ay si Jesus. Lumapit ang mga babae at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa aking mga kapatid. Dahil bago namatay si Jesus ang bugtong na anak, ang kaisa-isang anak, ang tanging anak na lalaki. Nagsilang si Jesus ng maraming anak na lalaki gaya ng isang butil ng trigo na namatay at nagbubunga ng maraming bunga. Kaya nga, sa Ebanghelyo ni Juan, sinabi ni Jesus kay Maria Magdalena, sinabi ni Jesus sa kanya, ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, akit ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Sila ay aking mga kapatid. Bakit po? Si Jesus ang panganay na kapatid at sila ang kanyang mga nakababatang kapatid. Dahil ipinanganak ang kanyang mga kapatid, si Jesus ay hindi na lamang ang tanging anak na lalaki. Sa Roma 8:29, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid, siya ang namatay at muli ng kanyang dinala ang panganay sa daigdig. Si Jesus ay hindi na ang bugtong na anak. Isinilang ang mga nakababatang kapatid ng Panginoon. Kaya pumunta ka sa Galilea, sa aking mga kapatid. Sa dagat ng Galilea, sa lugar kung saan una niyang tinawag ang mga alagad, siya ngayon ay nagpanimula po ng panibago. Kaya sa Juan chapter 21, natagpuan ni Jesus ang mga alagad sa tabi ng dagat ng Galilea. At nag-ihaw si Jesus ng isda sa apoy at sinabi ng mga alagad. Sinabi sa kanila ni Jesus, halikayo at mag-almusal, sabi niya sa mga alagad. Diba't isang napakagandang tagpo po nito? Ang mga unang tao na nakakita sa muling nabuhay ng si Jesus ay ang mga kapatid na babae. Hindi ibang mga tao. Ngayon dito, malinaw na pinatotohanan ng Panginoon na si Jesus ay muling nabuhay. Nakita ng maraming tao ang Panginoon sa loob ng 40 araw
At sa Gawa 1 verse 3, si Jesus, pagkatapos na siya'y magdusa, ay buhay siya nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsilita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi isang araw o dalawa kundi 40 araw. Kaya sa Juan chapter 20 verse 19, karugtong pa, biglang nagpakita ang Panginoon sa mga alagad sa gitna ng silid habang nakasara ang pinto, kapayapaan ang sumainyo. Ipinakita niya ang mga marka ng mga pako sa kanyang mga kamay at yung mga marka ng sibat sa kanyang tagiliran, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Kaya ngayon, tinubos ni Jesus ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus at muling nabuhay upang wasakin ang kapangyarihan ng kamatayan at bigyan tayo ng matibay na ebidensya. Kaya kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay namatay si Jesus sa krus at natupad ang gawain ng kaligtasan. At ang mga alagad ay isinugo upang ipangaral ang katotohanan iyon. Ganon po tayo. Kaya pagkatapos na maligtas, sinugo din tayo upang ipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon. Kaya sa Roma 10 verse 14 hanggang 15, ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? At paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? Kaya kahit na namatay si Jesus doon sa krus, nang walang sino mang nangangaral, hindi makakarinig ng ebanghelyo ang isang tao. At kung hindi ito maririnig, hindi maaaring manampalataya ang isang tao. At kung walang pananampalataya, hindi maliligtas ang isang tao. Sa makatuwid, sino mang taong ligtas ay sinugo ng Panginoon upang ipalaganap ang ebanghelyo, hindi lamang ang kanya pong mga alagad. Kaya nga sa Juan chapter 20 verse 22 hanggang 23, hiningahan sila ni Jesus at sa kanila ay sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, yun ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad." Kaya pinatawad ni Jesus ang kasalanan doon sa krus magpakailanman. At kung ating ipangangaral ang katotohanan ito, magkakaroon ng kapatawanan ng kasalanan ng mga tao. Ngunit kung hindi natin gagawin, sila ay mapapahamak. Ito ay tumatalakay sa Juan chapter 20 verse 19. Ito ay mahalagang usapin na kung hindi sila sinugo, paano sila mangangaral? Kung tayo sinugo, paanong hindi tayo makapangaral? Kung hindi tayo mangangaral, walang sino man ang maliligtas. Naintindihan niyo po ba? Paano silang makikinig kung walang mangangaral? Paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? Paano tayo maliligtas nang hindi sumasampalataya? Ngayon, tungkol sa muling binuhay na si Jesus, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya sa Roma chapter 10 verse 9 hanggang 10, sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kahit itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kahit naliligtas. Ang pananampalataya kay Jesus ay nangangahulugang pagsampalataya na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at siya'y bumangon mula sa mga patay, inalis ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang mga taong sumasampalataya kay Jesus ay sumasampalatayang siya'y namatay at muling nabuhay. Kaya nga, ngayon po yung linggo ng pagkabuhay. Aawit po yung mga Kristiyano ng mga himno ng linggo ng pagkabuhay at mga ngaral tungkol sa muling pagkabuhay. Gayunman, bakit hindi sila maliligtas kahit na naniniwala sila sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus? Sa kadahilan ng hindi nila alam kung paano sila nauugnay sa kamatayan ni Jesus at hindi nila alam kung paano sila nauugnay sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dapat tayong maniwala na ang ating mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Kinuha na ni Jesus ang sumpa at kahatulan na dapat po nating tanggapin. Ang isa ay namatay para sa lahat, kahit ang lahat ay namatay. Naniniwala tayo na ang dugo ni Jesus ang nagpatawad sa ating mga kasalanan magpakailanman at nabuhay siyang muli ng ikatlong araw at inalis ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya sa Roma 4:25 na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway. Ang ating mga kasalanan ay nagwakas dahil sa kanyang kamatayan at muling binuhay upang tayo ariing ganap. Kaysa sa pananampalataya, naging matuwid tayo. Kaya ang ibig sabihin ng talatang ito, na siya'y nabuhay mula sa mga patay upang tayo'y manampalataya, kaya nang naunawaan natin ang koneksyon sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at sa ating sarili, dun maliligtas tayo. Ang buod ng ating pananampalataya na matay si Jesus para sa akin, tinubos niya ako sa aking mga kasalanan, nabuhay siyang muli upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Bumangon siya upang sumampalataya tayo.
Namatay siya para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang tayo gawing matuwid. Sumasampalataya tayo sa katotohanan ito. Ang katotohanan si Jesus ay bumangon mula sa mga patay ay nagpapatunay na ang ating mga kasalanan ay ganap ng napatawad. Ito ang katunayan. Kahit na namatay si Jesus doon sa krus, hindi natin malalaman kung bakit ba siya namatay doon sa krus kung hindi siya nabuhay mula sa mga patay. Walang sino man ang mananampalataya kay Jesus kung hindi siya muling nabuhay. Kaya pag-isipan niyo po, nang dakpin si Jesus, tumakas ang lahat ng mga alagad. Sinundan siya ni Pedro sa malayo at ipinagkaila pa nga niya si Jesus ng tatlong ulit nang tawagin siya ng mga tao na kanyang alagad. Kaya sa palagay niyo ba, itinaya ng kanyang mga alagad ang kanilang buhay para magkalat ng kasinungalingan na si Jesus ay bumangon mula sa mga patay? Hindi po. Kung gayon ay walang pananampalataya kay Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, binigyan sila ng katibayan upang manampalataya. Sa mga Gawa, chapter 17, tingnan natin. Gawa, chapter 17, verse 30 hanggang 31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon, ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ng sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng kanyang buha, muling buhayin siya mula sa mga patay. Ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Ano ba ang pagsisisi? Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Pinatawad ang ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ay binigyan niya tayo ng katibayan upang manampalataya. Ang pananampalataya ay pagsisisi. Ang pagtangis po ay hindi ang pagsisisi. Kaya nga itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran. Kailan po? Ito ang huling hatol para doon sa mga hindi nananampalataya. Ang sanlibutan ay nangangahulugan na lahat ng mga tao. Dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Ang muling pagkabuhay ay nagbibigay sa lahat ng tiyak na katibayan. Kung hindi ka mananampalataya sa katotohanan ito, hahatulan ka. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang patawarin ang ating mga kasalanan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Subalit ang hindi pagsampalataya sa katotohanan ito ay ang kondisyon na makapagdadala sa kahatulan. Kaya, ang muling pagkabuhay ang maaasahang katibayan upang tayo ay sumampalataya. Nagpapatunay ito na pinatawad ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. Sa Hebreo chapter 1 verse 3, nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay katibayan na ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Nang ipinakita ng muling nabuhay na si Jesus ang mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay at ang tusok sa kanyang tagiliran, sinabi niya, kapayapaan ng sumain niyo. Ano ang kahulugan nito? Nangangahulugan nito na magpahinga kayo sa kapayapaan dahil pinatawad ko na ang inyong mga kasalanan. Sabihin natin na may isang tao na nangutang ng 5 billion pesos. Pagkatapos ay nalugi habang nagdenegosyo at makukulong na. Ngunit may isang mayaman na mabuting tao ang nagbayad ng kanyang utang at ipinakita sa kanyang resibo. Tingnan mo, binayaran ko na ang lahat, huwag ka na mag-alala. Magtiwala ka na binayaran ko na ang lahat ng walang anumang kondisyon. Gaano kabuti po ito? Ang muling binuhay na si Jesus ay ang resibo na lahat ng ating mga kasalanan ay binayaran na. Ako ay tinusok at nasugatan para sa iyong mga kasalanan. At pinatawad ko na ang lahat ng iyong mga kasalanan ng aking kamatayan. Manampalataya ka dito. Ito ang kumpirmasyon ng katubusan. At nang muling nabuhay si Jesus, ang kapangyarihan ng kamatayan ay inalis na. Sa Hebreo 2, talatang 15, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Si Jesus ay dumating sa laman na gaya ng sa atin. Ang kanyang katawan ay namatay at ang kanyang katawan ay muling binuhay. Ang taong nasa laman ay takot sa kamatayan. Kaya siya ay nasa habang buhay na pagkabilanggo upang mapalaya sila. Sa 2 Timoteo chapter 1 verse 10, subalit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Jesus Kristo na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala ng buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nangangahulugan ito na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, tinubos niya tayo mula sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, inalis niya ang kapangyarihan ng kasalanan at binigyan tayo ng hindi kumukupas, walang hanggang mga bagay na hindi maglalaho. Kaya nga sa 1 Korinto,
sa chapter 15 verse 22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Kung paanong ang kamatayan ay nagmula sa isang taong si Adan, kaya ang buhay na walang hanggan ay dumating sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, tayo ay naging mga makasalanan at tayo ay nawawasak dahil sa kasalanan. At dahil sa isang tao, si Jesus, ang lahat ng ating mga kasalanan ay inalis at sa pamamagitan ng muling binuhay na si Jesus, nagkaroon tayo ng buhay. Kaya naman, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay napakahalagang bagay para sa atin. At ang umakyat sa langit na si Jesus ay buhay bilang ating tagapamagitan, bilang tagapamagitan na siya nagpatawad ng lahat nating mga kasalanan. Tingnan natin sa Roma chapter 8. Roma chapter 8 verse 34. Roma chapter 8 verse 34, basahin natin. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Sino ang hahatol sa atin ngayon? Ang pagsasakdal ay nangangahulugang paghatol. Sino ang hahatol? Si Kristo na namatay at siya rin muling binuhay, siya rin nasa kanan ng Diyos, na siya rin namamagitan para sa atin. Ano ang sinasabi niya? Ano ang sinasabi niya? Ipinapakita niya ang dugo sa harapan ng Diyos. Makalangit na Ama, tingnan mo ang dugong ito. Tinatawag ako at bawat isa sa atin sa pangalan. Si ganito at ganyan, namatay ako para sa kanila. Tingnan mo ang dugo na ito. Sabihin ng Diyos, oo, ang aking anak ay namatay at ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Ang Diyos ay nasisihan. Si Jesus ay hindi lamang nabuhay para sa atin, kundi siya rin ay nasa kanan ng Diyos at patuloy na namamagitan para sa atin bilang tagapamagitan. Kaya ang ating kaligtasan ay tiyak. Opo, tiyak. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at ngayon ay nabubuhay bilang saksi at tagapamagitan na nagpatawad sa ating mga kasalanan. Hindi ho ba? Ngayon po, tingnan po natin ang isa pang talata sa Unang Pedro sa chapter 1. Unang Pedro chapter 1, verse 3. Unang Pedro chapter 1, verse 3. Chapter 1, verse 3, basahin natin. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng Kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Tayo ay naging mga makasalanan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, at tayo ay nawasak sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay pinawi sa pamamagitan ng isang tao, si Jesus. Tayo ay may buhay sa pamamagitan ng muling na buhay na si Jesus. Muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Sa Juan 3 verse 5, maliban ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tubig at espiritu. Kaya maaaring sabihin ng ibang mga tao na ang tubig ay nangangahulugang pagluha ng marami. At kapag lumuha ka at nanalangin, nararamdaman mo ang init ng Espiritu Santo. Ang tubig ay tumutukoy sa kahatulan, sa sanlibutan, sa pamamagitan ng tubig noong panahon po ng baha, noong panahon ni Noe. Kaya kung titinan po ninyo sa Mateo sa chapter 3, nang magsimula si Jesus ng kanyang pampublikong pamumuhay, siya'y binautismoan sa ilog Jordan. Ang bautismo po ay ang paglubog sa tubig. Itinuturo po na ang tungkol sa kamatayan at pagdilibing ni Jesus at ang pag-ahon sa tubig ay nagtuturo sa kanyang muling pagkabuhay. Nang si Jesus po'y umahon mula sa tubig, pagkatapos mabautismuhan, ang pintuan ng langit, ito po ay nabuksan. Ang Espiritu Santo'y bumaba na gaya ng kalapati. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ano po ang kahulugan nito? Dahil si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay, ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Bago po iyon, ang pintuan ng langit ay nakasara dahil sa kasalanan.
Nang si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ang bintana ng langit ay nabuksan. Noong namatay si Jesus, ang tabing ng templo po ay napunit mula itaas hanggang ibaba upang wala nang maging puot sa pagitan ng Diyos at ng tao. At ang Espiritu Santo ay dumating. Hindi na kailangan na ang Espiritu Santo ay dumating kay Jesus sa oras na ito dahil si Jesus ay namatay at muling binuhay. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Kaya ang tubig ay ang katarungan ng Diyos, ang kamatayan ni Jesus, ang matuwid na hatol sa pamamagitan ng kamatayan, ang muling pagkabuhay, ang pag-ibig ng Diyos, at ang bagong buhay ng Diyos, bagong buhay. Ito po tayo ay ipinanganak na muli sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pagtubos at bagong buhay. Kaya sa 1 Pedro chapter 1 verse 23, ipinanganak na kayong muli hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang katotohanan ito ay nasa Biblia, nananampalataya kayo na ang ating kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa salita. At ang bagong buhay ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus sa pamamagitan ng salita. Kaya ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay ang kapangyarihan sa atin upang maipanganak na muli. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Tingnan po natin 1 Corinto chapter 15. Chapter 15 verse 16 hanggang 19. 1 Corinto chapter 15 verse 16 hanggang 19. Basahin po natin, sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Ang katotohanan na si Jesus ay namatay sa pisikal, inilibing at muling nabuhay ay nagpapakita na hindi lamang buhay si Jesus, kundi maging ang mga tumanggap ng pagpapatawad ng mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo ay tumanggap ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesus ay muling bubuhayin kasama ni Kristo bilang katiyakan. Kaya nga po, ang sinabing, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong kasalanan. Ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Ito pinangangahulugan na kung si Jesus ay hindi muling binuhay, wala tayong paraan para malaman na ang ating mga kasalanan ay pinatawad na nga. Gaya ng sinasabi ng ibang mga tao, hindi natin malalaman kung si Jesus ay namatay dahil sa kanyang mga kasalanan o kung siya ay namatay ng hindi patas o kung namatay ba talaga siya para sa ating mga kasalanan. Kaya sinabi niya na kung walang muling pagkabuhay, kung gayon ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kaya nga, kung gayon, ang lahat ng mga natutulog ay patay na talaga. Sinasabi ba ninyo na ang mga namatay na sumampalataya kay Jesus, sila po ay walang pag-asa? Hindi po. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Ngunit, kung wala tayong anuman maliban sa mabuhay dito sa mundo, tayo ang magiging pinakakawawa po sa lahat ng mga tao. Dahil ito lamang ang buhay na ito. Ang sinasampalataya na natin ay walang hanggang buhay. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay upang bigyan tayo ng walang hanggang buhay sa walang hanggang kaharian sa langit. Tingnan po natin sa 1 Corinto, 1 Corinto chapter 15 sa verse 20. Subalit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siya ang unang bunga ng mga namatay. Kung ito ang unang bunga, ngayon ang ibang mga bunga ay lalabas. Si Jesus ang unang bunga ng muling pagkabuhay at tayo ang mga bunga na nakakabit po dito. 1 Corinto chapter 5 verse 21, sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan,
Sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Kay Adan lahat ay naging makasalanan at namatay. Lahat ng kay Kristo, sino po ang mga ito naman? Lahat ng na kay Kristo. Ang mga taong naligtas ay kay Kristo. Sila'y nabubuhay na kasama ni Jesus. Kaya nga ang kamatayan ni Jesus ang tumubos sa ating mga kasalanan magpakailanman at ang muling pagkabuhay ni Jesus ay atin ring muling pagkabuhay. Kung gayon, saan nananahan si Jesus na muling nabuhay? Siya'y nasa akin. Galatia 2:20, ako ipinakong kasama ni Kristo. Ako ay namatay. Nang si Jesus ay namatay, ako na makasalanan ay kasama niyang namatay. Ako ay ipinakong kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Si Jesus na muling nabuhay ay nabubuhay sa akin. Tayo po ay kukuning kasama ng Panginoon kapag siya ay dumating gaya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kamatayan ni Jesus ay kamatayan ko rin. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay muling pagkabuhay ko rin. Ang pag-akyat sa langit ni Jesus ay pag-akyat sa langit ko rin. Ang langit ni Jesus ay langit ko rin. Si Jesus ay muling nabuhay upang ibigay sa atin ang mga bagay na ito. Tingnan po natin sa Roma chapter 8. Roma chapter 8, verse 11. Roma chapter 8, verse 11. Verse 11 po. Basahin po natin verse 11. Ngunit kung ang Espiritu na iyong bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Ngunit kung ang Espiritu na iyong bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, ang taong naligtas ay mayroong Espiritu ng Panginoon sa kanila. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanila. Siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Kaya nga, para sa taong ligtas, dahil ang buhay ng Panginoon ay nasa akin, tayo'y mabubuhay muli bagaman tayo ay mamatay gaya ng kung paanong ang Panginoon ay muling nabuhay. Kaya ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin muna at ang mga nabubuhay kapag ang Panginoon ay muling dumating ay babaguhin tungo sa isang banal na katawan at katatagpuin ng Panginoon. Ito ay itinatanim na katawang laman, ito ay binubuhay na katawang espiritual. Itinatanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. Itinatanim na may pagkasira, binubuhay na walang pagkasira. Yung nakakadiring gumagapang na insekto sa dahon ay papasok sa kukun at pagkatapos ay lalabas at magiging ano po, ito ay nagiging paru-paro at lilipad patawid sa dagat. Opo, napakaganda po nito. Gaano kaiba ang gumagapang nauod sa dakila at magandang paru-paro? Ito'y itinatanim na walang dangal, ito'y binubuhay na may kaluwalhatian, itinatanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. At magtutungo tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay upang ibigay ang buhay na iyon. At tayo rin ay nasa Panginoon. Kaya nga ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ni Jesus ang nagpatawad ng lahat ng aking mga kasalanan magpakailanman. At ang Panginoon ay nabubuhay sa atin at ipinakita ito bilang isang garantiya na tayo rin ay muling bubuhayin na gaya ng Panginoon. Tingnan po natin ang isa pang talata, Roma chapter 6. Roma chapter 6, verse 4. Kaya tayo inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Tayo makakalakad sa panibagong buhay. At ano po ang nangyari nang tayo mabautismohan pagkatapos nating maligtas? Kaya tayo inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Tumanggap tayo ng bautismo pagkatapos ng kaligtasan. Matagal na panahon na rin mula nang ginawa natin ang seremonya ng bautismo. Kaya ngayon, ang lugar ng pinagbabautismohan ay inihanda ng napakaganda sa retreat center. Kaya kailangan po ninyong magpabautismo. Hindi dahil sa tayo ay naligtas, dahil tayo ay binautismuhan, kundi ang bautismo ay ginagawa bilang patotoo ng ating pananampalataya sa harap ng Diyos at ng mga tao
nanaligtas kapag tayo po'y lumubog sa tubig, sa bautismo, nangangahulugan na ako'y namatay at inilibing nakasama ng Panginoon. Ang pag-ahon sa tubig ay binuhay nakasama ng Panginoon. Kaya tayo namatay at inilibing nakasama ng Panginoon at muling nabuhay nakasama ng Panginoon pagkatapos po nito. Kaya nga ngayon, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Tama po, sinasabi na hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang Panginoon ang buhay ko ngayon. Ayon sa panibagong buhay na iyon ay nabubuhay tayo dito sa natitira nating buhay. Tumutukoy ito sa pamumuhay sa pagsunod sa Espiritu Santo. Kaya nga, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay sa atin ng katibayan upang tayo po ay manampalataya. Nagbigay sa atin ng panibagong buhay at ang buhay ng muling pagkabuhay ang namumuno sa ating puso at buhay habang tayo po ay nabubuhay. At tinutulungan tayo na mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, dapat nating pagbulayan ng higit na malalim ang muling pagkabuhay ng Panginoon sa araw na ito ng muling pagkabuhay. At bagaman hindi ko na ipangaral ang lahat ng detalyado, ngayon ang Panginoon po ay nabubuhay sa akin sa panibagong buhay at kapag ang Panginoon ay dumating, tayo rin ay bubuhayin sa maluwalhating katawan at babaguhin tayo sa harapan ng Panginoon. Hanggang dito po tayo, manalangin na tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, Ikaw, Panginoon, ang unang umibig sa amin noong hindi pa namin kilala ang Diyos. At ang Panginoon ang tumanggap ng kahatulan para sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus at pinatawad ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ng Panginoon at winasak ang kamatayan magpakailanman dahil ang Panginoon ay winasak ang kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay at pinagkalooban kami ng walang hanggang panibagong buhay, walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya't Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Kaya pakiusap, gabayan mo po kami sa natitira naming buhay na mabuhay ayon sa Espiritu Santo ng Panginoon na nabubuhay sa akin, ayon sa panibagong buhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.